I'm a nurse by profession. Graduate po ako sa CEU. And then po, after ko po makagraduate, nag-work po ako sa hospital for 1 year. Sobrang nakakapagod po. Yung sobrang toxic po kasi yung mga pasyente po. At the same time po, yung bawalan nga po ng sweldo. Kung bagay effort mo na magtrabaho dun, parang hindi talaga worth it. Gusto ko talagang kapag makapunta sa ibang bansa, kaya din ako nag-nursing. Napapagod lang ako, tapos po, wala rin ako naiipon. Kung dito lang ako magtatrabaho, walang mangyayari sa future ko. Nung naka 1 year na po ako sa hospital, kumbaga parang na-realize ko na hindi ako para dito sa hospital. Hanggang nag-work ako, nag-apply po ako sa bangko. Kasi nga mas medyo mas mataas ang sweldo. Ang hirap-hirap magbilang ng perang hindi sa'yo. Million-million po araw-araw ang binibilang ko. Pero parang sabi ko, kailan kaya darating yung time na sariling kong pera naman yung binibilang ko. Sa araw-araw po na pagtatrabaho ko sa bangko, aga-aga ko pong gumigising and then late, sobrang late na po akong umuwi. Tapos wala pang 500 yung kinikita ko sa isang araw. Kumbaga talagang hindi po talaga siya worth it na pagtrabahuhan. Minsan, nasi-short din ako sa bangko. Siyempre, kailangan mong bayaran yun, di ba? Eh, magkano na nga lang po yung sinasweldo ko sa bangko, tapos kakaltasan ka pa. Wala po talaga akong naiipon. As in, puro po nga po utang talaga. Kasi yung pong kinikita ko na para sa quincenes at katapusan, inuutang ko na po. Kaya po pag halimbawa sweldo na po, dumataan lang sa palad ko at kailangan ko nang bayaran yung mga dapat ko pong bayaran. Naisip ko, paano na yung future ko? Kapag akong ganito lang ng ganito. Itong negosyo na to, pinagdasal ko kasi talaga siya. Nung after ko pong magdasal, actually, mga ilang days lang namin ko po si Upline Jong Orhe, na isa rin po sa mga Millionaires Club ng Royal. Kumbaga po, sobrang blessing na ma-share sa akin yung opportunity. And explain niya sa akin yung negosyo. Ang ganda pala talaga ng Royal. At the same time, yung products ng Royal napakaganda. Sobrang dami ng produkto. Ang kumpanya, very stable. As in, yung napakinggan ko yung negosyo ng Royal, yung pananaw ko sa buhay, sobrang nag-iba. Sabi ko, mayroon palang ganitong opportunity. Bakit ngayon ko lang nga talaga pinakinggan? Kasi sabi ko, mayroon namang opportunity sa Pilipinas. Eh, bakit kailangan ko pang pumunta ng ibang bansa? Actually, nung umpisa, sabi lang naman sa akin ni Jong, idadagdag ko lang sa ginagawa ko. Hanggang dumating yung time na ginagawa ko yung negosyo, yung kinita ko po sa Royal ng 1 week, katumbas na po ng 3 buwan sa bangko. Kaya sabi ko po, grabe talaga, parang kailangan ko na talaga i-full time ang Royal. Gaya po nung April, nag-resign na po ako. So, sineryoso ko po agad yung Royal. Na-realize ko na working hard is different from working smart. Kahit gano'ng kakasipag, kahit gano'ng kakatsaga, kung magamaling sistema yung ginagawa mo, hindi kaya yaman. Pero po, grabe po, yung sipag mo, yung tsaga mo, ilipat mo sa Royal, tamang sistema, panigurado yaman ka. Mas nakakaipon na ako ngayon, and like dati kasi, talagang puro utang. Ngayon yung mga utang ko, nabayaran ko na. Ngayon sila na yung utang sa akin. Ganon. Noon, gumigising ako ng sobrang aga kasi may pasok ako eh. Ngayon, nung nag-royal ako, gumigising lang ako kapag tapos na akong matulog. After 7 months lang, nakabili po ako ng brand new Ford Fiesta because of Royal Business Club. Kaya sobrang thankful po ako. Buti na lang may Royal. Lahat po naging negative sa akin, sobrang naging positive po sila. Yung pera na dati sa bangko, sobrang pagod ako magbilang ng pera hindi akin. So nakakatawa dito sa Royal, sariling pera ko na yung binibilang. Doon ko nakita na yung magulang ko po sobrang proud sa akin. Kumbaga kahit hindi ako nakapag-ibang bansa, kayang-kaya kong to pa rin yung mga pangarap ko kahit dito lang sa Pilipinas. Kasi may Royal Business Club. Tsaka dito nakakatulong ka sa mga tao eh. Yung ginagawa mo hindi lang para sa sarili mo, pero para rin sa iba na may mga pangarap din. Kasi ako nakuha ko na yung pangarap ko. Pero yung mga kasamahan ko na naging part ng Royal, gusto ko rin silang matulungan na makuha rin nila yung mga pangarap nila. Ang sasabi ko lang, lalo na sa mga kabataan, sa mga empleyado rin na tulad ko, syempre naging empleyado rin naman ako, na maging open-minded lang kayo. Buksan nyo lang yung puso at isipan ninyo. At the same time, dito hindi naman sinabing iwan mo yung ginagawa mo eh. Ang sabi lang naman ni Royal, idadagdag mo lang sa kung anong ginagawa mo. Wala kang dinadagdag sa ginagawa mo or binabago. Hanggang dulo, wala namang magbabago. Meron lang kasi akong binago, meron lang akong dinagdag. Kaya may nagbago. Kumbaga yung mga pangarap ko, nakuha ko because of Royal Business Club. Buti na lang may Royal.